Iyon naman akusasyon ni Molintas na bininta ko yung public market sa Uniwine. Maliwanag na kasinungalingan yan. Hindi totoo yan. Bakit? Nandyan pa yung mga vendors. City pa rin yung nagkukulikta ng rentals kung totoo na bininta natin yung market sa Uniwide. Kung talagang binili nila yan, din paalisin lahat yung mga vendors. Ngunit, hindi naman totoo yan. Yung katotohanan, parang malaman natin, hindi man ako lang nag-propose ng development market. 1992, resolution number one ng mga leaders ng market vendors. Sabi nila, i-develop natin yung market. Inaprubahan namin, tama naman yan eh. The market is the heart of the city of Baguio. Dapat naman ma-improve yan. So, yon yung first resolution na galing sa mga leaders ng market vendors. Ikalawang resolution nila, mag-conduct tayo ng soil test. Parang tingnan natin kung ano ang klaseng structure yung pwedeng ilagay mo sa market. Inaprubahan namin yan. So, binayaran yung city yung conduct ng soil test na sina Engineer Boni de la Pina ang nag-conduct ng soil test. Pangatlo na ginawa ng market vendor leaders, nag-submit sila ng conceptual market development plan. Yon yung nangyari diyan. So, nung ganun, sinabi namin sa kanila, mag-form sana kayo ng korporasyon or cooperative, parang kayong makipag-partner sa city to develop the market. So, with that, ginawa ng council yung ordinansa for the development of the market. Hindi lang ako dyan ha. The ordinance, makita ninyo kung sino ang nag-approve dyan. Ngunit, I do not blame any of them kasi tama naman na dapat ma-improve yung market, di ba? Ganun naman. So, yung ano ko lang, trabaho ko lang, of course, to approve yung ordinance. Ngunit nagsimula sa market vendor leaders na pinasan ng council. Ngayon, nung dumating yung bidding, I can remember, December 1995, unfortunately, hindi nakapag-organize yung mga market vendors, ang kalang cooperative or corporation. Kinansila namin, I can remember, nakansila yung bidding during that time na receipt ng April 1996, the following year. Nung dumating yung buwan na yan, wala pa rin. We cannot anymore hold the public bidding kasi publicized na eh. Yun na, nanalo ang Uniwide. Ngayon na nanalo yung Uniwide, suportado naman sila, yung kanilang leaders. Yung nagsimulan ng ano lang, position nila. Kasi yung nasa agrimento, kahit na i-develop na yung Uniwide, yung first floor, pag-aari pa rin ng Baguio City yan. At dyan ilalagay lahat ng legitimate market vendors na walang mawawala, walang paki ang Uniwide sa kanila. They will continue to pay their obligations to the city. It's under that old ordinance, kung di ako magkamali, 7 pesos lang per square meter yung nakalagay na renta nila. Parang ganun lang, mura-mura. Tingnan yung renta sa outside. Ngayon, nung nagsinso sila sa mga legitimate market vendors, meron kasi yung sinali ng council na ang mga vendors sa hilltop, kulang yung first floor. So, ang ginawa ni Architect Estepona, gumawa siya ng mezzanine. He calls it mezzanine. Actually, second floor na dinagdag sa first floor na pag-aari ng City of Baguio. At yun, maa-accommodate lahat. Meron pang sobrang 460 stalls. Yung gusto ng market leaders at the time, ibigaw daw namin sa kanila. Meron silang sulat eh, na nipresenta na ebidensya sa korte. Meron silang sulat na ibigay daw namin sa kanila at bahala silang mag-award. Hindi naman pwede yan eh. Hindi naman sa kanila yan eh. Sa city yan. So, dahil dyan, tingin ko, nag-object na sila sa development. File sila ng kaso. Alam naman natin nangyari. Natalo sila sa regional trial court.
Sabi ng Regional Trial Court, the ordinance is constitutional, legal. It follows that the contract is legal and constitutional. Nag-appeal sila sa Court of Appeals. Natalo sila sa Court of Appeals. Nag-file sila ng reconsideration. Natalo pa rin sila sa reconsideration. Inilibit nila sa Supreme Court. Natalo sila sa Supreme Court. Nag-file ata sila ng reconsideration. Parang yung, ano ko eh, na-deny din yung reconsideration nila. Ah, that is the background na nagpapakita na yung sinasabi ni Molintas, eh, kasinungalingan yan. Politika lang yan. Ngayon, matagal na nung nagawa yung more or less estimate. So, talagang kahit na siguro qualified yung Univide to continue kasi may pinasa ng council na resolution na mag-forma tayo ng technical committee to evaluate. Parang tingnan natin kung qualified ba, kaya ba yung Univide na itutuloy yung development. Ikalawa, yung detailed cost estimate. Kahit na matutuloy yan, eh, mahaba pa ang proseso na dadaanan. Kasi kung matapos yung detailed cost estimate, granting na qualified sila, di ba? Matapusin muna nila ang detailed cost estimate. Maisusubmit pa yan sa City Council for approval. Di natin alam kung kailan ma-aprubahan. Granting that it will be approved. Ha? Punta tayo sa implementasyon. Yung unang gawin ng Univide, hindi nila pwedeng isimula yung construction sa market. Yung unahin nilang gawin, yung relocation site sa Slaughter Compound. Nakakuha tayo ng approval ni President Ramos na yung portion ng Slaughter Compound has been an extension of the public market. Yun yung unang gawin nila, relocation site. Kung tapos na yan, yung unang maapektuhan na group of vendors sa construction ng market, i-relocate mo sila sa Slaughter Compound. Diyan muna sila pwedeng magsimula. And so on up to the finish line. So looking at it, kayo na ating mga kapatid na vendors, ito nga yung dahilan na wala tayong choice despite itong development na ini-improve pa rin natin yung market. Yung Riliera Building, nilagyan natin ng budget ng 20 million. Kasi kung matutuloy yung ano nang Univide, hindi natin alam kung kailan may implement yan eh. Diba? And then, yung sa Block 4, Block 3, in-improve pa rin natin yan despite the fact na meron ngayong ano nang Univide. Kasi baka matagalan tayo dyan. And we have introduced a lot of improvements in the market. The old market building, I said it already before the start of the campaign, na magtulungan tayo. Let us make that old market building sa Magsaysay Avenue as safe. Sabi ng mga occupants, they have introduced certain measures to make it safe. That's why they continue to occupy it. Yun naman yung katotohanan dyan. Alam mo, maliwanag na politika. Bakit ako ang biniblame? Kung tingnan ninyo ang talagang dokumento, nagpapakita, mga market leaders naman nagsimula ng ano. While it's true that I have approved it, kasi tama naman yan. Silang nagsimula ng inaprubahan ng city government. Ikalawa, ordinansa naman yung pinasa ng city council, which is the basis of the bidding na nanalo ang Univide. Bakit kasalanan ni Dumugan? Council, tingnan ninyo, hindi makapagsinungaling kung sino ang councilors na nag-approve ng ordinansang yan. Eh, pati nga ngayong sumasakay sa politika, trying pain to be ignorant na kahit sila nakipag-approve, sinasabi na kumo marami yung nag-uupo sa market. Hindi naman tama yan. And that's why, maliwanag na politika lang yan. All, ako ang tinuturo na may kasalanan. Do you go to the extent of libelously, maliciously, maligning me na bininta ko yung public market? Yan naman talagang sobra eh.
paninira sa akin. Ngunit, alam mo, that had been an issue every election. Awa naman ng Diyos at yung tulong ninyo, beloved constituents in the city of Baguio, di naman nananalo yung ganong estilo ng politika eh. So, I hope na kayong mga beloved constituents, again, you analyze, parang you wisely vote comes May 9, 2016.